Hello Philippines and hello world. Welcome back to my channel, people. So on today's video, guys, meron ako naisip na topic na I'm sure a lot of you can relate, especially dun sa mga babae. Ang pag-uusapan natin ngayon is paano mo ma-detect or yung ways to know kung paano mo ma-detect na nagsisinungaling ang isang tao sa iyo, or it may be your partner, it may be your son, it may be anybody, it could be anybody na mafi-feel mo na nagsisinungaling. Okay, so here are some ways na I really wrote it down in my magic notebook kasi gusto ko wala akong makalimutan, kaya ko nilagay sila dyan. Kasi very common to, guys, especially nowadays, that maraming mga nangyayari sa mundo. Hindi natin alam kung mga kausap natin ba nagsasabi talaga ng totoo, di ba? So, malalaman natin yan, guys, sa pamamagitan ng mga paraan na ito or mga tips kung paano nyo malalaman nga na ang isang tao nagsisinungaling lang sa inyo. Okay, so let's start off with the first bullet. Ang isang tao daw, guys, kapag nagsisinungaling ay lumalaki ang butas ng ilong. Bakit ko nasabi yan? Kasi when they try to explain something, parang emphasize talaga na, ganyan kasi, ganito kasi, ganyan kasi. So lumalaki yung butas ng ilong. Naniniwala ba kayo doon? Ako naniniwala ako. Ganun talaga yung isang tao na nagsisinungaling. Lumalaki ang butas ng ilong. Not unless na lang, guys, dakugi siya daag ilong. Kung dako siya daag ilong, guys, mas klaro pang mudako sa mot yung ilong. So meaning, mas lalo mo talaga malalaman na nagsisinungaling pala yung taong yun. Joke. Number two, gumagaralgal ang boses. Parang kasi ganito ganyan, parang nasasakal yung taong yon na ng isang taong na nagsisinungaling. Kasi malalaman mo rin sa tone of the voice ng person na yan, kasi malalaman mo na hindi sincere ang kanyang tone. You will know and you can sense that that person is lying by the tone of his voice. Kasi parang, yun nga, gumagaralgal yung boses niya sa Tagalog. Sa Bisaya is, murag, napitiyok ang iyang tingog. Murag, wala, oy, wala, sakto, ginakong gisulti, love, duty ka, parang relasyon ba? Mahal mo talaga yung tao, pero hindi naman pala, niluloko mo lang, di ba? So, malalaman mo through sa tone ng boses niya. Kasi, I love you, parang ganun. Pero, alam mo naman, hindi pala sincero, di ba? So, yun, second yun na paraan para malaman mo na kung isang tao ay nagsisinungaling sa'yo. Number three is nanlilisik daw ang mga mata. Ah, so, paano yan? So, ganito. Wala, mangod. Wala. Love, duty ka. Wala, oy, wala. Dili ako. Diligit ako. So, kita nyo yung mata ko, guys. Halos lumabas na yung lumuwa na yung mata ko. Ganun ang isang taong nagsisinungaling. Nanlilisik ang mga mata. Parang nakikiusap sa'yo na, hey, maniwala ka na sa akin. Oh, diba? Char. Number four is pinagpapawisan ang isang taong nagsisinungaling. Kahit na sa aircon kayo, guys, malalaman at malalaman mo ng isang tao ay nagsisinungaling kapag when he or she is trying to explain something to you, pinagpapawisan. Usually dito talaga yan. Kasi kahit naman malamig yung panahon, pero alam niya na may guilty siyang ginagawa, may guilty thing siyang ginawa sa'yo, pagpapawisan yung taong yan, guys. So watch out kayo sa mga taong pawisan. Huwag kayong makikinig sa mga explanation na yon kapag yung taong yon ay nagpinagpapawisan. Not unless na lang, guys, if that person is having symptoms of yung menopausal. Kasi yung menopausal, parating may hot flushes. Kahit na malamig na malamig ang lugar, nag-hot flushes talaga. Kaya parating pinagpapawisan. Pero ibang usapan naman yun. Ito kasi yung sinungaling talaga yung person na yun, kasi pagpapawisan yan. Tama ba ako? And the last one is
parang ang taong ito, malalaman mo na siya ay nagsisinungaling kung hindi siya makatingin sa iyo ng diretso. Diretso sa mata. So pag ganyan yung tao, yung kasi ganyan, hindi ko alam, parang hindi totoo, ganun. Ay nako guys, wala na, alams na nagsisinungaling yung taong yan. So pag itong mga ways na to guys, so itong mga behaviors na to is nakikita nyo sa isang tao na nagsisinungaling sa inyo, patayin nyo na kaagad. Joke. Anyways, I hope you guys enjoy this video of mine, and I hope may natutunan kayo sa mga ways o paraan kung paano ma-detect na isang tao ay ang isang tao ay nagsisinungaling sa inyo. Then please like, please share, and subscribe to my channel, Simply Tours, which I think papalitan ko na naman siguro in the next few days, but not now. Okay? I'll see you again on my next vlog, people. Enjoy the rest of your day. Bye!